Ano ang pinakamahalagang bakuna at mga ritual ang kinakailangan natin ngayong panahon ng pandemya? Mapagpalang araw ng Martes, kapanalig! Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa awa ng Diyos. At sana'y sinusunod nyo ang mga health protocols na pinatutupad upang hindi mahawaan at makahawa ng nakamamatay na virus. Sasama-sama nating pagtutulungan at malasakit sa isa't isa, may tatawid natin ang pang-araw-araw na buhay sa tulong ng Diyos. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagbatikos na Jesus sa mga Pariseo dahil sa sobrang pagbibigay pansin sa panlabas na ritual na siyang tema ng mabuting balita ngayon. Matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa bahay nito. Pumasok siya at dumulog sa hapag. At nagtaka ang Pariseo nang makitang hindi muna siya naghuhugas ng kamay bago kumain. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, ugali ninyong linisin ang labas ng mga baso't pinggan. Subalit nag-uumapaw naman sa kasakiman at kasamaan ang inyong loob. Mga hangal! Di ba't ang may gawa ng labas ang siya ring may gawa ng loob? Ngunit naglilimos lamang kayo at sa akala ninyo'y malinis na ang lahat." Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapanalig. Ako po si Sister Mary Anthony Basa ng Disciples of the Divine Master. Kung noong panahon ni Jesus, mayroong mga ritual na sinusunod ang mga Hudyo, katulad ng paghuhugas ng kamay bago kumain, tayo naman ngayon ay mayroong tinatawag na health protocols na kailangang sundin upang hindi tayo mahawaan ng virus. Kailangan natin na parating maghugas ng kamay at maligo, lalo na kapag galing sa labas ng bahay. Huwag din kalilimutan ang face mask at face shield. Kailangan din nating magpabakuna ngayon para meron tayong panlaban sa sakit na COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay. Mga kapanalig, ang pandemya ay nagpapaalala sa atin na maiksi at pansamantala lamang ang buhay sa mundo. Kung tayo ay maraming ginagawa upang mailigtas ang ating sarili sa pagkakasakit, ano naman ang kailangan nating gawin upang mapanatili natin ang malusog na buhay espiritual at maihanda ang sarili sa pagkakataon ng sakit at kamatayan? Paghahanda hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay na nagkaroon ng takot at pagkabalisa dahil sa mga nangyayari ngayon. Ang pinakamahalagang bakuna at mga ritual na ating kailangan ngayon ay ang panalangin at ang mga sakramento na itinalaga ng ating simbahan. Ang panalangin ay tumutulong na maging malalim ang ating relasyon sa Diyos, at ang mga sakramento naman ay mga ritual na nagpaparamdam sa atin sa pagmamahal ng Diyos at nagpapatibay ng ating pananampalataya at nagbibigay ng biyaya, lalo na ng kapayapaan ng puso at isip. Ikaw kapanalig, payapa ba ang iyong kalooban sa gitna ng pagsubok na iyong nararanasan? Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. Asa niyo pong lahat na nagme-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na pinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang buhay natin sa mundo ay parang misteryo ng Santo Rosario. May galak, may hapis,
may luwalhati, may liwanag. Sa anumang misteryo naroon tayo, maging makabuluhan ang buhay kung kasama natin si Kristo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.